Kamusta mga kaibigan? John Vince Regachuelo nga po pala sa inyong harapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba makuha ang respeto ng ibang tao. Okay, yung salitang respeto, napakalalim yun mga kaibigan. Hindi yan basta-basta nakukuha. Maaaring yung respeto, makuha mo yan dahil sa mga achievements mo sa buhay, dahil sa talino mo. Pero hindi yun magiging sapat dahil sa iba't ibang dahilan. So, tapusin mo itong video na ito at malalaman mo, ipapaliwanag ko sa inyo, kung paano nga ba kunin ang respeto ng ibang tao. So, handa ka na ba? Di ko na patatagalin pa. Simulan na natin pag-usapan. Unang bagay na dapat mong gawin, o unang bagay, huwag mong ipagmalaki yung mga achievement mo sa buhay o yung mga bagay na nagawa mo. Kung sa tingin mo sa sarili mo na napakadaldal mong tao, no? Napakadaldal mong nilalang. Lahat pwede mo nang sabihin, huwag lang yung mga bagay na yon. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang pakialam yung mga tao sa mga ganun eh. Walang pakialam yung mga taong nasa paligid mo kung ano man yung narating mo. Maiinis lang yung mga taong nasa paligid mo dahil sa sobrang kadaldalan mo tungkol sa mga bagay na narating mo sa buhay. Alam mo ba? Nakapundar na ako ng 5 kotse dahil sa trabaho kong to. Alam mo ba? Yung girlfriend ko, ha? Napagawa ko na ng mansyon yung pamilya niyan. At nakikita mo yung kotse na yon? Sa akin yan at yan ang pinakabulok. At yung mga bagay na yon, kung hindi mo na itatanong, sariling sikap ko lang yan. Ikaw, tatanungin kita, kung makakakilala ka ng mga taong ganun, masarap ba sa pakiramdam? Maganda ba sa pakiramdam? Hindi, di ba? Kasi yung mga ganung bagay, sa halip na ipangalandakan mo yan, yun yung mga bagay na hindi na dapat pinapaalam. Kaya I suggest na manahimik ka na lang kung ano ba yung mga narating mo sa buhay. Mas maganda na hayaan mo na ibang tao ang makadiscover ng mga ganun. Nang sa gayon, magulat yung mga tao sa achievement na nagawa mo. Masabi nila na graduate ka pala ng ganito, graduate ka pala ng ganyan. Never kang nagkwento, never kang nagyabang. Pangalawang bagay, huwag tayong masyadong mag-focus sa utang na loob. Sa halip, matuto tayong tumulong nang walang kapalit. May mga tao kasi tayong kilala na kung ano yung ginagawa nila sa ibang tao, dapat ganun din yung bumalik sa kanila. Alam nyo, kung sakasakali mang hindi bumalik yung magandang bagay na ginawa nyo para sa tao, okay lang yun. I suggest na maging isa kayo sa mga tao na kapag meron kayong maitutulong, itulong nyo nang walang kapalit o hindi kayo nag-expect ng kahit anong kapalit. Pangatlong bagay, iwasan mong palagi mong dinadown yung sarili mo. Isa sa pangdadown ng sarili mo ay yung palagi mong kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao. Buti pa sila malaki yung kinikita, malaki yung sinasahod. Buti pa sila nakapagtrabaho na sa ganito, sa ganyan. Samantalang ako, di ko alam kung may matatating ba ako sa buhay. Yung mga ganung bagay, di ba? Alam nyo kasi hindi naman dapat natin kinukumpara yung sarili natin sa ibang tao. Kasi kung nakikita mo na mabilis yung pag-usad nila, umuusad ka rin naman. Mas maganda tuparin mo lang yung mga pangarap mo. Kung sakasakali naman na mabagal yung pag-usad mo, okay lang yun, importante, umaabante ka. Isa sa pangdadown ng sarili ay yung palagi na lang nagsusorry. Alam niyo yun, yung palagi ka na lang nagsusorry, yung parang nakikita mo sa sarili mo na wala ka nang ginagawang tama. Sa halip na palagi ka na lang humihingi ng tawad sa tao, I suggest na ang sorry ay palitan mo ng thank you. Sa halip na sabihin mo na, sorry, nalate ako. Sabihin mo na lang na salamat sa paghihintay. Sa halip na sabihin mo na sorry kung palagi na lang ako nagtatanong, sorry kung marami akong hindi nalalaman. Sabihin mo na lang na maraming salamat sa pagtulong at pagsagot sa mga tanong ko, kaibigan. Ganun. Pang-apat, makipag-usap ng maayos. May kakilala tayong mga tao na lahat na lang ginagawang biro, di ba? Kahit hindi naman dapat gawin biro yung isang bagay, ginagawa niyang biro. Minsan naman, kapag kinakausap mo siya ng maayos, sinasagot ka ng pabalang. O diba? Parang timang. Madalas niyan sa sobrang close niyo sa isa't isa, kinakausap mo siya ng maayos, samantalang siya, hindi niya magawang kausapin ka ng maayos din. Panglimang bagay naman, huwag dapat tayong maging mapanghusga o mapanlait sa mga taong nasa paligid natin. May kaibigan akong ganito eh. May kilala akong ganito. Ang hilig niya magsabi ng pangit dun sa kapwa niya. Kahit pa yung taong hinuhusga niya, hindi siya naririnig. Para sa akin, hindi niya nakuha yung respeto ko kahit kaibigan ko siya. Kasi nga, ganun siya. Sa halip na maging mapanghusga tayo sa kapwa natin, hangaan na lang natin sila bilang tao. Dahil sa mga bagay na kaya nilang gawin at hindi kaya ng iba. Marami nga akong kilala ng mga taong puro gimmick. Inom dito, inom doon.
Minsan mga babae pa sila. Yung parang nakita mo sa kanila na wala man lang mararating sa buhay. Mas inuuna pa nila yung mga bagay na hindi naman importante kaysa sa mga bagay na importante. Pero kapag kinausap mo naman, maayos, matino silang kausap. Kung minsan mas may respeto pa sila sa iyo kaysa sa mga taong professional. Kaya wag dapat tayong maging mapanghusga kung meron man tayong nakikitang negative sa taong yun. Sa halip, makisama na lang tayo sa kanila ng maayos. So yun lang naman mga kaibigan sa video na ito na makukuha nyo para makuha ang respeto ng ibang tao. So muli, John Vince Regachuelo nga po pala ulit sa inyong harapan. Sana may natutunan ka naman dito sa video na ito kahit konti lang. At kung natuwa ka naman sa video na ito, huwag ka nang mahiyang mag-like, mag-subscribe. Siyempre, i-hit mo na rin yung notification bell para naman kapag nag-upload ako ng panibagong video, isa ka sa mga posibleng makapanood mo. Yun lamang mga kaibigan. Bye for now!